sino magiging sagot nila para mahuli. Pero kung titimplahin ko yung magiging scenario, madaling makakaalis eh. Maraming sustainability yung Blacklist International. Again, you're up against the Estes and Rafaela, which provides a lot of sustainability for the main core hero. So, ako, I'll go in favor of Blacklist International here, especially early. Oh, wala ka bias-bias. Like, wala ka bias-bias, guys. Draft lang. If you switch this up, I will still favor the lineup that has Bruno. Yeah, exactly. As simple as just look at the level 4 of, I know, just look at the level 4s of Impunity EH. How do you defend against a Harith and a Bruno alongside an Estes Rafaela against the Uranus? Kasi probably ang gagawin ng Blacklist dito is pagdating ni Wise ng level 4 or level 5, they go to the lane of Uranus, then they push down that lane. Or they go to the lane of Oheb para hindi umalis si Oheb ng kanyang lane. This, by the way, this is a good lane. Joe, ang daling bugbugin niyan, ang daling i-dive niyan sa tower, especially yeah. If you have a Rafaela and an Estes. And yeah, because of this switch up, because of that last pick, Carmilla, mas lalong humirap yata yung buhay ng Impunity KH. It would have been more sound for me personally if you're gonna try to pick off the Bruno with a Cho all in. I don't doubt na kaya naman yata yon ni TY, but right now, nako, medyo pedal to the metal ang galawan ng Blacklist International. Game number one, pasok na tayo. A relatively quiet first minute. Mm-hmm. Yeah, I like what SM did no, yung level one niya. Instead of investing onto the minion wave, kasi kaya naman ni Bruno tsaka ni Estes yan. Hindi naman sila nagmamadali clear yung lane. He just went straight towards the orange buff. Ginuro niya lang si Oh! YH. Early knockout! I mean, that's Edward. Nasurpresa, Tol. Happy New Year! Happy New Year! Napaputok, Tol. Happy New Year, everybody! It's a classic matchup, Paquito versus Uranus. Naturally, the Uranus does nothing right now. What? Sorry? The Uranus does nothing right yeah, now. Yeah, if you have two good players, if you give them Paquito Uranus, the Paquito will just be on an advantage. Mm-hmm. But problem is, nalugi sa XP si Boo. So yes. Talaga na maximize ni Edward yung advantage siya at that point. And ito yung dito babasok yung tanong anong silbi ng Carmilla sa early game? Exactly. Parang napasama pa kaya si Boom nung bumisita si TY. Yeah. I think Boom could have just stayed under turret tapos yun, inantay niya lang. Siya yung legit TY. Yeah, TY na lang. Just get out of here. Sabi ni Edward TY. Yeah, let me deal with this, right? So, naghahanap sa baba si Boom ng room and in mid, si Senpai di naman makasagot. Sobrang, wala, mana lang puhunan ng dalawang to Si Eson at si B. Yeah. Right now, wait lang. Si Edward, isa pa! TY, saan pupunta? Naghahanap na isa. Cyclone Eye right through the wall. Ooh. And there's an Ooh. Early turtle. White Knight! Gonna go down. Nasipaan ang isa. There's a goal. YSS falls. Wow, nakita mo yung sandwich play doon ng Blacklist International. After taking the turtle, nakakuha naman sila sa magandang pick-off. Again, the slow capability. Whoa! Oh, he's still alive! What? 1 HP and a dream! Sapat na para makapag-counter go ang Blacklist International. Humahabol sila dito. OP, Shunpo, way out. And, wow, biglang nagulat ha. Medyo, ganun lang kabilis. Ano yun? Sabi ni Oh My Venus, wala silang damage. Like, legit. Kulang guys, tara laban tayo. Kasi, well, I mean, he was almost bursted down. Well, that was a full combo from a Lunox and a Cho. Mm-hmm. And hindi enough para mapatay yung support na Estes. And it came down to the tip. As in, isang basic na lang si V. And then nabuhay pa. Pero ngayon si Wise, papasok. A few hits right here. Eson gets hit by the way of the dragon. Ooh. Napalayo pa nga sama-sama. And a free kill goes over to Blacklist International. Another gold pick-off sa side ng Blacklist International. Ito talaga yung laning nila eh. Pagkatapos ng aggression sa middle lane, aakit agad sila sa lane ni Oheb para makontrol or at least masira agad yung mga energy shields ng turret. But look at this. Boom! Boom! 3 minutes! Magda-double cut, triple cut. A little too dangerous. Yeah. Especially against the Harith. Pero at least it forced out the recall from the Harith para hindi siya makapag-farm basta-basta sa kanyang lane. Mm-hmm. And this will attract more attention for the side of Impunity KH. So in turn, makakapag-push naman yung Impunity sa may top lane. Si Oheb naman this time around yung maiipit. Mm-hmm. And he's not in any shape to take this fight. Not just yet. Wait lang. Mon Delicado, Venus, right through the wall. Way to drive on. Purify under the Zaman Force. They're gonna lose the turret, pero at least walang namatay. Yeah. Safety. Nakikita rin kasi na yung risk ng sa side ng Impunity KH. Kapag nakapag-farm si Senpai, dun magagaling yung main damage dealer ng Impunity KH when it comes to early to mid. Crap. So ang ginagawa ng Blacklist International ngayon is they're just a really applying pressure through all the lanes ng Impunity KH para ma-take down nila kagad. Magkaroon agad sila ng ma-occupy agad nila yung territory rather ng Impunity KH para mas slow down yung power spike ni White Knight. Ino-off nila yung timing ni Impunity Yuppie. KH. They're basically forcing mid-game and late-game to come in so much sooner. Wait lang, si Edward, makaka-isang knockout pa ba? Hindi na. Pero tinan mo, si Venus nag-drop ng domain dito para mahirapan si White Knight. Still gonna get his purple, but only just so much. Up pa rin ng mga 1-5, 2K gold ang Blacklist.
and bottom lane. Wait lang, 2v1 dito sa mid. Oheb through the wall. Oheb through the wall. At nakikita talaga natin, mahirap hulihin ng mga members ng Blacklist International. At kung sakali makahuli ka, siguraduhin mo na wala si Umay Venus at wala si Eson. Kasi ang bilis lang din ng pag-regen ng HP. So, again, capitalizing on their strengths, Blacklist International, ubos ka agad yung tier 1 turret. Just at the nick of time, tumama tayo sa 5-minute mark, wala ng energy shields. So, mas mabilis na naman makakuha ng turrets dito. Si Wise, again, the volley shot, ang bilis tumunaw ng turrets niyan. Especially kapag lahat ng mga tier 1 turrets, kapag hindi siya nakokontrol. So, Blacklist International, they're currently on the lead right now, kundi lang sa points, but when it comes to territory, and also when it comes to momentum. Yep. Pretty good decision making here by Blacklist International. Binibigay na kay Oheb yung purple para makahabol siya kasi binugbog yung lane niya. Yeah. So this allows them to breathe a little more so that they all scale up at the same time. Again, Ube, ultimate bonding experience. Wait lang, summon force dito, Senpai, papatulan ni Oheb. Oh! Nagbabackout na members ng Impunity KH. Get out of here, off camera, kill by Eson, on to Boom! And right now, tuloy ang laban, TY goes down, Senpai, order brilliance, kala ko mamamatay na siya. Opi. Goes out. Ang dami ah. Tinawag mo lahat ah. Mula Korea hanggang Pilipinas. Lahat eh. Medyo tumigil yata sa isang bansa pero... Teka, si Bates dumating. Nakaisa pa. Joke lang. Op si Bates again. Ang galing eh. Close eh. I could have sworn man. They were gonna go for it. They're gonna take this mid lane turret. And right now, Zaman Force committed. Apat de depensa dito si Boom of Cam. Wow. I don't even know how Boom fell. Gusto ko lang sabihin, yung OPA tsaka OP pasok, yung isa censored eh. Hindi! Pinagsama ko lang kasi ang galing nung ginawa niya. Yung isa nasa CyberX eh. Hindi! Yun yun yan! Game na! Isa pa! Oh! Kill! White Knight! Ganda nung attempt ay, sinubukan pa niyang pahabulin yung shields para ma-survive niya yung turret hit. From the turret, syempre turret hit nga. Pero yun nga, Impunity KH, actually nagiging maganda yung sagot ni Impunity KH. Instead of actually reacting to Blacklist International, ang ginagawa nila is they put three heroes on a lane para mapigilan yung push ni Blacklist International and they place the YSS alongside the Cho. Kasi ito yung hero na pwede nilang gamitin to attract attention away from Blacklist International. Yung Cho kasi hindi pa nila kaya yan at this point. Oh. Wise, abubuta. Wise comes in with the dash. Senpai ang susunod. Senpai, yamete. Uy. Pero may comeback. White Knight takes down Wise. A shutdown. And just like that, masaya na ang Impunity KH. I think tama itong ginagawa nila. Parang kung may mag-overextend, kunin nyo. Pero si OP papabagsakin ni Oheb. And I think may bagong threat si Oheb na yata. Yeah. Ang dapat bantayan ng Impunity. Yep, nakikita natin yan before, since ng MPLPH. Kapag nasa shutdown, kapag medyo bumabagal yung transition ni Wise, laging si Oheb yung nag-step up. Nakikita natin siya mga plays. So, tingin ko, napaganda rin talaga ng double support strategy ng Blacklist International because you have the option to give each core heroes a support na pwedeng umalalay kapag merong tatumbang isa. So, nakikita natin dito sa movement ng Blacklist International, talagang na-occupy na nila. Sila mismo yung gumagawa ng mga plays at nag-react yung Impunity KH. Which is kayo dapat yung gumagawa ng plays if you're up against Blacklist International. And I think they're gonna make this work. Right here, mayroon silang attempt. Lima to, pasok! Nice catch by OP onto Wise. Taking him down. Oh, may Venus na rin susunod. Oh no, it's a disaster! Eson! Uncle Eson, 1 HP left. Naghahanap dito ng combo. Oheb, Zaman Force. Pero na-combo. Oh my goodness! Hindi rin enough yung damage yung diet penalization, but tingin ko narinig yata tayo ng Impunity KH. Sila ang gumagawa ng play ngayon and they're able to choke out or they're able to corner Blacklist International on that small space na talagang lahat ng Ionic Edge dito ni Boom sapul na sa lahat ng lahat members. Sila may marks and Blacklist International had a very difficult time disengaging kasi nahuli agad yung mga supports ng Blacklist. Yeah, and dito na nagme-make sense yung Carmilla pick to kasi again, ang hiling magdikit-dikit ni Blacklist International. So that's the idea of Impunity KH. Pwede nating labanan na 5v5 kasi yung spill damage, mahati yan along the players of Blacklist International. Pero that fight was actually, it became good because OP was able to find a TikTok play onto Wise. TikTok play, Wave the Dragon, the perfect target. Ngayon, turtle secured here by Wise. They take down TY, easy pickoff. Now, flicker in by Edward. Si Boom ang kanilang target. That's gonna be the wards put in, but it's not enough! Oheb slays Uranus! Ayun na, sabi nila, okay, wala na yung TikTok guys. Cooldown yan, 120 seconds, let's go. Pero, si OP! Si OP talaga may pang... Ito talaga si hardest working man in Cambodia. Ang daming hardest working man. Lahat na lang ng bansa may ganitong player. Wala sinasan to. Hero, turret, lahat. Sino to? Senpai? Senpai.
Pero makita mo yan, bilis talagang bumasag ng Blacklist International. Bawat pick-off, merong agad sagot na, na turret, na another objective. Kaya napapwera sa'yo yung Impunity Cage na mag-ano yun, naloobas sa base nila eh. Kaya ang ginagawang trabaho na nandito ni Op, ni Obi, ano lang eh, tamang panggulo. Tamang trabaho lang, tamang panggulo lang. Sakit! Tamang trabaho, yun yung trabaho niya. Now, boom, down to what? A third of his health, ang bilis. Yeah. So medyo bumubuo na, gumaganda na. I think the next time we see Wise's items, doon natin makikita kung ano talagang progress niya. Yeah, and ang problem na kasi ni Boom dito, instead of going for the Brute Force Breastplate, he went for the Enchanted Talisman. And I think Dominance Ice, yung next item niya rito, it's gonna help the Carmilla para pag nagdikit-dikit yung Blacklist International. Ang trabaho ni Boom ay mag-ano talaga, pumunta sa gitna, tapos mag-boom. Medyo masama yung joke na naisip ko. Shoutout kay Jiro, Hinomad Pineda. Pero yeah, yun yung gusto niya mangyari. This exact fight. Oh! Replica niyan. Digit-digit sila. It's gonna help the Carmilla for the spill damage. Perfect. With the teamfight presence of Impurity Cage. Dagdag pa natin dyan yung presence din ni Senpai. Perfect. On the Lunox. This is looking rosy. Perfect execution by Impunity KH. And I think tama rin yung placement ng laban nila. May pader, so hindi maahil si Eson tsaka si Omay Venus. Yeah. So that was, I guess that was their first big win in this matchup. Maybe save also for one more TikTok play by OP kanina kung saan pa ako medyo nag-stumble sa aking mga words. But right now, back into form here, we give the early game to Blacklist, mid game somewhat Impunity KH, now coming up to Lord times 2-1. Lalabas si Lord. Feeling ko back to form ang Blacklist eh. Parang kanila ulit yung mapa. Yeah, ito yung ano, ito yung talagang box. Dito magaling si Blacklist International yung mag-establish yung box. They really are good in terms of protecting Wise whenever they try and take objectives. Lalo-lalo na yung ginagawa ni Eson tsaka ni Omay Venus. Kaya nilang gawin to na silang dalawa lang. Kasi usually si Edward talaga nasa kabilang side ng mapa. Talagang ano, siya yung gumagawa ng mga split push. Oh, boom! Three hits! Napa-boom dito ni Y. Summon Force in by Oheb. There's your brilliance. Medyo Ruby DD play yun. TY falls. Grabe! And punished si Senpai. Hindi siya Senpai DD. Ngayon, nag-isa na lang dito si Op. Three hits lahat! Maniac! Si Y. Ibigay nyo na. Guys! Wala. Ibigay nyo na yung Savage. Ayaw ibigay. Ayaw na White Knight. White Knight naman. Guys! Lahat ng heroes, three hits. Walang hindi lumagpas. Paano mo lalabanan to? Easiest 1-2-3 para kay Wise. OMG. They take the Lord, no contest. Si White Knight sabi niya, guys, out na ako. Out na ako. Out na ayaw. Para sila nang ibigay yung Savage. Para okay sila sumakay sa jeep. Te ano, Tad, siya, Leo. 1-2-3. Pero ilang jeep yon? Apat. Apat na jeep. Nag 1-2-3 si Wise sa lahat. Sakto ka kakuha pa ng BOD. Dito perfect ni Wise. So lalo pas pakate. Na ba? I don't see the item. BOD pa lang, BOD pa lang, BOD pa lang. Ah, so it's in this form that you see yung timing. Di ba? Kasi alam nilang 3,000? Una dapat 3,000? Si Oheb. Una dapat si Oheb. May crits naman ang isang Bruno. Kaya Blade of Despair muna. Oo. Kung baga, ang dami nilang control eh. Ang dami nilang CC, rather. Mm-hmm. Sa side ng Blacklist International. Kahit tumama, kahit tumaplis ka lang sa gilid ng domain, yatap ka na. Yep. Tignan mo yung crit ni ano, Wise. Mas malaki pa sa sahod natin. Anong currency? Pero wait lang. Balik muna tayo sa laban. Easy defense here by Impunity KH. Not at the cost of the turret, but at the cost of Boom's life. Siya naman ang boom. And one more goes down. OP taken out. Oheb gets the kill. Zaman Force committed. Oh, Senpai, my goodness. Senpai goes as well as the base. Blacklist International takes game number one. Ayaw patantanan na gusto mo maglaro. Okay, Leson. Easy lang. Uy. Parang wala. Sabi ni Wise, pre, wala lang magpas ng 3 hits. Pira mo na. Nice G. Si Eson, yung taga-motivate ng mga kampi mo na ano yun. Parang wala na sa kanila eh. Para naman daw may ginagawa sila. Ladies and gentlemen, that was quite the turnaround. Hindi